Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, ito si DJF, ang DJ po na si Kyo. Samahan po ninyo ako sa pagbabahagi ng munting kalaman. At ang aking pong ibabahagi sa gabing ito ay tungkol sa 11 General Orders with Tagalog Explanation. Sa mga kasama ko pong gwardiya, sana po ay may matutunan kayo sa leksyon na ito. Tara na po, samahan po ninyo ako. Magandang gabi po muli sa ating lahat. GO number 1, to take charge of the post and company properties in view. Dapat kong pangalagaan ang aking pwesto at ang lahat ng pag-aari ng kumpanya sa abot ng aking pananaw. Bilang isang bantay o security, dapat kong pangalagaan na mabuti ang aking post at ang lahat ng mga ari-arian ng kliyente kung saan ako nakatalaga o naka-duty. Kailangan kong siyasating mabuti at gawin ang aking trabaho sa pagrurubing sa loob ng lugar na aking responsibilidad at siguraduhin ko na ang mga ari-arian ng kumpanya ay ligtas. GO number 2, to walk in an alert and military manner during my tour of duty and observing everything that takes place within sight or hearing. Maglakad daw ng tulad ng isang militar at palaging alisto, mapagmasid sa lahat ng bagay o pangyayari sa pamamagitan ng aking paningin at pakiramdam. At bilang isang security guard, habang ako ay nagbabantay, ako ay kikilos, lalakad na parang isang militar at handang lumaban kung kinakailangan. Dapat din ako na maging alerto, mapagbantay at panatiliing bukas ang aking mga mata para sa anumang maaaring mangyari. At kung kinakailangan ako ay umupo, gagawin ko ito sa paraang malamilitar. Dapat ko ring iwasan ang hindi maayos na postura, ang pag-aantok na anyo para kahit mayroong taong nagmamasid laban sa akin o nais magtangkang magnakaw sa lugar o ari-ari na aking binabantayan ay hindi nila gagawin, mag-aalangan sila at matatakot. GO number 3, to report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce. Dapat kong iulat ang lahat ng katiwilian o gawaing labag na ipinatutupad sa akin. Sa panahon ng aking tungkulin, ang mga nakatataas ay nagbibigay sa akin ng mga tiyak na utos na dapat kong sundin. Dapat kong tandaan na ang lahat ng mga utos na ito ay mahigpit na ipinatutupad. Kung kaya anumang mga paglabag ay dapat kong iulat sa lalong madaling panahon sa mga nakatataas sa akin. GO number 4, to relay all calls for post more distant from the security house I am stationed. Aking uulitin ang lahat ng tawag o panawagan galing sa mga pwestong mas malayo sa guardhouse kaysa sa akin. Kung may order na ipadadala buhat sa ibang post o guardhouse sa pamamagitan ko, hindi ko kalilimutang isulat sa logbook at i-transmit iyon ng eksakto kung paano ko ito natanggap. Kung natanggap ko ito mula sa aking superior, maipasa ito sa relieving guard na papalit sa akin at sisiguruduhin kong mauunawaan niya at naiintindihan niya ang instruction. GO number 5, to quit my post when properly relieved. Hindi ko iiwan ang aking pwesto nang walang kapalitan.
may mga ilang gwardiya ang umaalis sa kanilang mga pwesto nang hindi pa dumarating ang kanilang kapalitang gwardiya. Hindi ito dapat gawin ng sino man sa atin. Maaari tayong maparusahan sa paggawa nito. Kaya kung hindi pa dumarating ang ating kapalitang gwardiya, dapat tayo ay mag-report sa ating mga superior, o kung yan ay single post, tumawag tayo sa ating agency. Geo number 6, to receive, obey, and pass on to the relieving guards all orders from the company officers or officials, supervisors, post in charge, or ship leaders. Kung may order na ipadadala buhat sa ibang post o guard house sa pamamagitan ko, hindi ko kalilimutang isulat sa logbook at i-transmit iyon ng eksakto kung paano ko ito natanggap. Kung natanggap ko ito mula sa aking superior, maipasa ito sa relieving guard na papalit sa akin at sisiguruduhin kong mauunawaan niya at naiintindihan niya ang instruction. Geo number 7, to talk to no one except in the line of duty. Hindi ako makikipag-usap kanino man nang matagalan kung ito naman ay wala rin namang kaugnayan o kinalaman sa aking tungkulin. Bilang isang gwardiya, dapat ay hindi ako nakikipag-usap kung kani-kanino man. Kahit na mayroong taong makikipag-usap sa akin, ay gagawin ko ito ng mabilis at maiksi, sapagkat maaaring nais lamang nilang i-distract ang aking atensyon upang sila ay makagawa ng masama, makapagnakaw sa lugar na aking binabantayan. Geo number 8, to sound or call the alarm in case of fire or disorders. Dapat magbigay ng babala o alarma sa panahon o oras na may sunog at kaguluhan. Bilang isang security guard, dapat ay alam natin kung nasaan ang alarma, ang fire extinguisher, at dapat alam din natin ang mga telepono ng fire department, fire station, police station, barangay station, at maging ng mga hospital na malalapit sa lugar na ating binabantayan kung sakaling magkakaroon ng sunog. At bilang isang security guard, dapat alam din natin kung paano gumamit ng fire extinguishers. Geo number 9, to call the superior in any case not covered by instructions. Dapat tawagin mo at isangguni sa mga nakatataas na pinuno ang anumang bagay o pangyayari na hindi nasasakop o nasasaklaw ng mga ipinag-uutos. Bilang isang security guard, kung ako ay may pagdududa sa pagpapatupad ng isang bagay at ito ay hindi saklaw ng mga naunang tagubilin o kautusan, ako ay agad na makikipag-ugnayan sa aking mga superior, mga pinuno, upang ito ay mabigyan ng linaw. Geo number 10, to salute all company officials, superiors in the agency, ranking public officials, and officers of the Philippine National Police. Magbigay galang at sumaludo sa lahat ng mga pinuno ng kumpanya, ahensya, mataas na pinuno ng gobyerno, at mga opisyales ng pambansang pulisya at hukbong sandatahan. Batay sa pagkakasunod-sunod ng mga nabanggit, ay kailangan bigyan ito ng isang kahulugang ang ibig sabihin lamang ay dapat na magbigay galang at magpugay at magpakita ng paggalang at pagkakilala sa mga nabanggit sa itaas. At ang isang mahalagang bagay na dapat maisagawa ay dapat na sumaludo ng may pagka-snappy. Geo number 11,
to be especially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all persons on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. Dapat daw maging lubang maingat, lalo na kung gabi at sa mga oras na delikado, at dapat suriin nating mabuti, kilalanin ang mga taong lumalapit sa atin, at huwag nating pabayaan o hayaan na gumala sila kahit sino man nang walang kaukulang pahintulot. Security Guards Creed. Ako ay isang security guard. Ang pangunahing tungkulin ko ay mangalaga at protektahan ang buhay at ari-arian at pangalagaan ang katahimikan at katiwasayan ng aking nasasakupan. Tumulong sa pagpapaganda at pagpapalago ng aking ahensya at kliyente at ng bayan na hindi umaasa ng anumang kapalit. Maging tapat sa aking kilos, salita at gawa, at nangangakong susunod sa kasabihang makadiyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. DJ po, ang DJ na si Kyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.